At si Mel Galeon dito sa FB Foods. And ngayon, nababalita na yung isang kaibigan niya na bigyan ng award sa binibining Pilipinas World, whatever. So ngayon, gusto ko lang makuha ang reaction ni Mel dito sa sinasabing nagbigay ng award. Mel, anong masasabi mo dyan? Yun nga po, isang binigyan ng award sa binibining Pilipinas of the World ay meron pong problema. Hindi ko makakaintindihan bakit nabigyan ng award. Sino ba yung sinasabi mo? Si Emily Bolanos. Okay. Kasi ito ay pinalan ko ng court noong 2015 kasi nagpa-cater sa FB Foods. Nagbayad siya pero tumalbog ang check-in yung binayad sa akin. Kaya, okay. Tapos siningil ko siya for almost mag-2 years na bago namin inilagay itong kaso na to. Small court namin siya. Pero hanggang sa nagkaroon na rin ng decision ng court na kailangan bayaran ni Emily kasi meron siyang bouncing check para na binigay sa amin. Naniwala yung korte, nanalo kami, may decision ng court. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin siya, hindi namin siya makita, hindi pa rin niya kami binabayaran. Ang decision ng court ay last year. Giro nyo, 2018. Hanggang ngayon, yung konting amount na to, hanggang ngayon hindi niya po binabayaran. Magkano ang halaga? Bali, nagtapos ang korte ng 937 na, 88. Pero actually, utang lang niya is almost $700. Pero nung nag-end, siguro ngayon, kasi may interest din ito, dami pa uli ito kasi hanggang ngayon hindi pa niya ako binabayaran. Yung bang utang na yan, pera o mga pagkain? Mga pagkain dito sa FB Foods. Kinuha niya? Nagpakita siya nung Christmas party nila, nung something na nila silang pinuproduce sa movie. Tapos idiniliver pa namin sa kanilang, sa kanyang condominium, dun sa downtown. Tapos hindi naman niya ako, inignore niya na ako, kaya idinala ko sa korte, sa small claim court. Ano yan, yung mga pagkain na diniliver doon sa kanyang condo? Yeah, pagkain lang diniliver sa kanyang condo. Pinakain niya sa kanyang mga guests, sa kanyang mga kaibigan. So, ang lahat-lahat na total noon is 700? Parang nakabayad siya ng kalahati. Nag-okay naman yung kasi cash, tapos yung sumunod yung biniyaran niya ng checking. Yun ang hindi nag-okay. Yun ang nag-bounce? Yun ang nag-bounce. Tapos hindi na siya nagpakita, hindi na siya nakipag-usap. Minsan niya, ikinausap ko siya sa... Kaya kaibigan ko rin naman siya, kinausap ko siya sa isang party, sabi ko ibayaran mo na ako. Parang hindi pa rin niya ako, in-ignore pa rin niya ako, kaya itinuloy ko na sa court, sa small claim court yung kanyang. Paano mo na balitaan na binigyan siya ng award? Through Facebook, nakita ko siya sa Facebook. Kasi kaya nga, inano ko yung organizer, sinabi ko, pero ewan ko, natuloy pa rin yung bumigay sa kanila ng award. Ano bang award yan, kung nalalaman mo? Parang siya ay isang awardee sa binibining Pilipinas of the World, Philippines, Canada, USA. Ang daming nga sakop eh. Pero sa daming tao. Ganun kalaki ah. Sa Filipino community, sa US, sa Philippines, sa Canada. Siya pa napili may pero pang kaso kung ganito. Parang hindi ka paniniwala. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng award? Binibining Pilipinas of the World. Pero yung mga organizers, kilala mo naman? Kilala ko. Naiyak ko sa pili. Sina? Minessage ko na sa Facebook siya eh. Parang yun niya ako paniwala. Pero yeah, narito naman. May katibayan naman po. So, ang hindi ka paniniwala, yung sinasabi mo binigyan sa dinami-dami ng tao dito sa Canada, Pilipinas at US, siya pa ang napili eh. Ganun ba? Siya pa ang napiling bigyan ng award sa dami-daming qualified, mas qualified sa kanya. Ano bang specific na title ng award na yun? Parang sa film siya na nabigyan ng award. Sa film? Oo, pero hindi ko masyado hindi ko na pinansin kasi talagang hindi naman talaga interesado rin sa kanya. Interesado lang ako mabayaran to. Sayang. Bakit si, anong pangalan to? Emily? Kilala ba siyang kilala siya sa sa film industry? Hindi ko na masyadong alam ang wala mo ako masyadong alam tungkol kay Emily. Kilala ko lang siya through my friend. Kaya ko lang siya nakilala.
Kasi naalala ko ngayon na merong parang kaso rin yan sa isang pelikula yan na hindi mailabas niya. No, yun ang ayun yata yung sa kaso sa akin yung nagkagulo sila. Something. Ang ganun. Ang title yata nun, Lying Instead. Oh, lying kasi siya eh. No. Lying Instead. Living Instead pala. Living pa? Eh, alam, Lying Instead. Alam mo, lying. Yeah. Oh, so talagang ano pala yun, ha? Legit ba yan? Legit? Alin yung... Si Emily, saka yung pelikula, kung ano man ang nire-represent niya? Hindi ko alam. Alam mo sa pelikula. Oh, sige. Maraming salamat, Mel. Okay, bye.